Ano po yung bad news? Okay, kung isang tolonges na to, Julius, pakita mo nga yung gusto sumikat na yan. Meron ka, yan, tolonges na yan. Alam nyo, ginawa. Ha? Oh, sana na kuryente na lang tong lokon to eh. Oh. Oh, ninakaw ho yung kable ng kuryente ng Jones Bridge. Di ba? Para ipakilo lang. Oh. Akala niya, yung ginagawa nila nung araw, pwede. Oh. Ang hindi niya alam, may sibilyang less po. Sasabi ko sa inyo, oh, papakita ko pa sa inyo mamaya. Oh, marami yan, maganda to. Akala kasi nito mga tolonges na to. Nung araw, ganun okay lang. O yan, nakalawi to yan. O ito ang good news. O suspect pa yan sa isang pananaksak. Kaya, sabi niya, alam mo ang paliwanag niya? Gusto niya mahulog sa bangko. Eh, lasing po ako eh. Te, paggising ko, nandun na ho yung kuryente. Sarap ihulog sa Jones Bridge eh. Samantalang yung tao, nag-uumpisa pa lang na, you know, malasap. Yung mga bagay na para sa kanila. Itong tolonges na to. Para lang may mapanginom ng gin. Lasing ho yan, madali. Alam niyo ang ginawa niya? Binakbak. Kasi pag mapapasin yung Jones Bridge, walang kable. Pasinin ninyo. Except yung isang mahabang naka, yung Meralco na gano'n. Dati marami yun. Ngayon, konti na lang. Pero pag tinignan mo yung Jones Bridge, walang kable. Kasi yung pinaghirapan ho natin ng ating mga ininyero, nila Jerry Acusar, na i-embed yung kuryente. Aba, akalain mo, binakbak pa nito ng tolonges na to. Hindi, pinagagalang ko pa ho yung kanilang karapatan. Oh. Ang tawag yan, human rights. Ayan mo na, Lola. Basta importante, nakakalawin. Galit na galit eh. Ay, kasi nga naman eh, totoo, kahit ako magagalit kung akong mamamaya. Ngayon ko pa nga lang tinatamasa yung Jones Bridge eh. Sisirain nyo na naman. Mga talipandas kayo. Ayan, nakakalawi ito. Malamig din ang kanyang bagong taon. Ewan ko kung ano nangyari sa kamay niyan. Kasi nung araw, di ba, may nangyayari sa kamay pagka, dapat nakakuryente na ito eh, no? Pero believe ako, hindi sila nakakuryente. Alam nila kung saan nila nyanyanggayin. wag na kayo mag-alala. Bukod sa nahuli siya, maraming salamat kay Randy Sadak, Engineer Randy Sadak, yung ating City Electrician at mga taga City Electrician, na ibalik na ulit yung power. Doon sa daanan yun, yung sa bandang post office. Sabi ko sa inyo, umalis kayo ng Maynila kung masama ang intensyon ninyo. Hindi kayo, ako Diyos ko, may bago na pong gobyerno ang lungsod ng Maynila. Ayan ha. Pasensya na doon sa mga napustrate sa portion na yun. Wala yung ilaw eh. Pero saglit lang naman, 2 days lang na naibalik na. Dati may nagnakaw. Nung ginagawa yung Jones Bridge, hindi namin naikwento sa inyo. Ito nakakatawa. Yan ang walang kuryente, di ba? Mahaba yung Jones Bridge. So may extension cord. Para sa pagbarena. Kasi binabaong ko yung ilaw eh. Para maging seamless. I don't want... Medyo pasensya na kayo. Medyo ako eh. Medyo manitigriti ako minsan. Because I saw it. I saw it in Europe. I saw it in US. How they do it. Seamlessly. Habang binabakbak yun. Ito, comedy ito eh. Tot! Nawala ang kuryente. Hindi naman run out. Alam nyo, yung switch box, doon sa baba ng hagdanan, kasi doon magkabit mo ng pasamata, doon yung linya ng Maynila. Nawala ko yung switch box. Hindi ko switch box. Tinakbo. Tawa ko ng tawa. Ganyan, no? Kahirap mag-gobyerno sa Maynila. Imagine ninyo, pagawain bayan, no? Na gumagawa, 24 oras po ang gawain sa Jones Bridge, eh. Nawala, yan lang, in passing lang, kwento lang natin. Ganyan, no? Diyos ko, ewan ko ba, bakit ano nangyari sa inyong kaisipan?
Oh, nawala ang inyong paggalang sa mga pagawaing bayan. Oh, di ba? Eh, atin yan eh. Inyo yan eh. Sa taong bayan yan eh. But anyway, we'll face these challenges. Okay lang yan. Ang importante, nakakalawit sila. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing. So, marami salamat ha, sa lahat ng nagtumulong, taong bayan. Oh, tuloy-tuloy na natin. Oh, tapat mo, linis mo. Okay na yun. Yun na lang regalo nyo sa akin. Linisin natin ang ating lungsod. Ha? Basta ako, ang supli ko sa inyo, magbubuti po ako sa pagtatrabaho.